So yun po, no? Let's go. Check ko na yung motor ko eh. Wala ngayon si Kuya Louie, kami muna. Hindi. Kami papart kay Kuya Louie. Kuya Louie, sleep well. Oh, wala po si Kuya Louie. Wala. Wala mo yun. Kung kailan ako nandito, wala naman siya. Ay, patay sa. Idol ko talaga eh. Paano ba yun? Ha? Anong gigil yun sa... Ito kami kay Kuya Amboy. Kuya Amboy, bike shop ko. Kambay ba, gusto ko sa ito? Ha? Akala mo naka-break na, no? Amboy, bike shop. Laro kami ngayon sa Arisa. Punta ka Arisa to, bike shop ni Kuya Amboy. I got my own bike, bro! I got my own bike! Team Excellent. I got my own bike, bro! Nag-tricks yan, no? Oh, gagaling nga. Nag-tricks. Ano pinalit mo dyan? Ano? Yung PCX ko. Ay puta. Halip, ang ganda oh. Puta! Nangalanong ko lang. Ang ganda oh. Nung nakita kayo na nagbubike, na-inspire ako bigla eh. Nakasunod. Isang Iris nagbubike. Dati. Lagi mo sa bagay. Oo. Kami kay Gamboy. Team Excellent. Papagawa kayo ng bike dito sa Punta Carisa. Oh, vloggerist? Oo. Oh. Oh, magaling sumira dito. Dito na kami nagpapagawa ng bike. Dami na oh. Dami nagpapagawa ngayon dito. Ito, dasm pa. Di na kayo papagawa na ng bike. Oh, punta na kami doon. Let's go. Punta na kami. Punta na kami doon sa race venue. Try nyo po i-visit bike shop ni Kuya Amboy. The best po mong pagawa dito. Yung magaling sumira dito. Yung kung siraan lang. Sa kabaligtaran, siyempre. Kabaligtaran. Ito kami ang kapagawa eh. Yung bike nyo pag ginawa. Meron pala ano. May nitro pala. Ayan, dito yan. Punta ka Risa. Phase 5. Ano ba to? Phase ano to? Phase 7. Yan, phase 7. Punta ka Risa. Punta na kayo dito kung gusto magpagawa. Napakaganda. Sabi nga sa akin, itali mo yung nagsaligid mo. Clutch naman ang preno natin. May clutch. Sabi ko, hindi. Kakalugi yun. Bagong bagay. Kep, ano sabi mo? Sabi ko, mag-inom tayo mamaya pagkatapos. Yan! Let's go! Ay, sabi mo yan ay kay Kuya Louie. Kuya Louie, hindi na pong sumama. Ha? Kuya Louie, hindi na naman sumama. Sabi mo doon. Sabi mo kay Kuya Louie. Wala. Kuya Louie, sleep well. Ito na kami. Ay, yung ano pala ni Kuya Amboy. Kuya Amboy, ito po. May uwi ko pa. Ay, toto. Dito na kami. Bye. Ay, may ano pa, may dog pang ano. Sunod. Okay, dito na kami. Bye. Naglalaro na tayo dito sa Carisa. Phase 5 to, di ba? Phase 5. Carisa, phase 5. Maluwag ko dito, maluwag. Wala akong... So dito, walang mga sakyan. Marami rin joggers. Joggers and walkers. Parang iba yung walkers eh, no? Punta parang iba yung walkers, no? Iba pagkakalit ko sa walkers. Wampap? Kaji, sige, net na saan? Tulog pa yung tulog pa. So dito kayo, pwede kayo maglaro dito tuwing Linggo. Linggo tsaka Wednesday, no? Kaji? Sabado-Linggo lang. Sabado-Linggo, yun, Sabado-Linggo. Fairness, fixed gear. Ayun, pag Biyernes, fix gear. Dito, pwede maglaro, maluag. Ah, daming tatakbuhan dito. Madami din nagbabike. Daming runners. Motorists, cyclists. Lahat na, pati mga ano, car enthusiasts dito rin. Jabba boys, bro. Dito na sana. Ay, nag-small ring si Dags. Nagpunta baka small ring. Oh, walang... Oh, hanap na yun. Wala tayong small ring. So, dito muna kami. Yan, dito tayo. Ikot muna tayo. Try natin. Yung ruta mismo. Yan, yung ruta mismo.
rin eh. Yung kurbada dito, tapos dito ulit tayo dun sa kanan. Madaming alam lubak pero okay naman. January 17 daw magkakaroon ng women dito sa Karisa, pwede kayong maglaro mga kababaihan out there. Ay, pipisilin nyo lang yung preno. Medyo madalas dito may buhangin pero okay naman. Ito yung ruta ngayon, tingnan nyo lang, panoorin nyo lang. Ayos naman dito, wala masyadong sasakyan. Hindi katulad ng yung mga road trip. Ito loob lang ng subdivision. Inalaw natin naman ng mga official dito yung pit race. Kaya okay naman. Kaya yung one dito, nandito. Magbabawal. Kasi pinayagan na nga. Sa part na to, medyo pahon to. Ito nag-aabanatan minsan eh. So, sa away na to, medyo makipot. Pero kaya naman to. Tapos hindi ko tayo pakanan ulit. Yan, hindi ko dito. Tama. Yan, balik tayo dun sa kanina. Ikakabit tong mount eh kay Buboy, di ba? Para makikita nyo yung buong karera kasi kung sa akin to ikakabit wala kakalas ako mamaya. Panigurado kalas ako mamaya matulin to. Val. Kasi mga bata. Din, shout out mo 'yung ano mo. Hello. Yung ano mo, yung clothing line mo. Clothing line mo. Shout out sa Alaga Clothing, bili kayo ng shirt sa amin. Ayun oh, ay Ralph Sinang. Ayun oh. O paano? Hey, Geraldine. Oh, balik ka na ulit. Ni JD. Oh, nga bilog na. Ay, si Kuya Bal. Veterano. Ay, si Kuya Bal. Hello, good morning, good morning. Happy New Year. Ayun. Si Boss Jerry. Kita ba dyan? Ha? Si Bossing. Bossing, good morning. Good morning. Ano? Pogi na oh. Bago ano? Si Sir Mario. Ayan po. Cycling na ng cycling. Ay, ayoko ng ganito. Mahirap. Hirap mag-vlog ah.
mag-vlog, no? Oo. Ito, dito yung kakabit sa MTV. Vlog take. Saan niya muna, mamaya? May battery ba to? Meron dito sa akin. Ayun yun. Boy. Shoutout mo, team mo. Shoutout mo, team mo. Hello. Hello daw, team Kintya. Ito, gitinda rin degreaser to eh. Parehas ko to eh. Sa Imus, Imus na pre. Yung pag kailangan nyo degreaser sa Imus, ito si Benji. Benji mata. Ah. Uy, bago bike. Ito, bala oh. Tayo na, magbihis ka na, dapat nagbihis ka na. Kumakayas na yung bala ko. Hindi, dapat tinalam mo na dito. Ganto ng bike ni Carlo, puta. Wow, wow, wow. Sana all. Bike na ako. Bibenta ko na rin road bike ko. Pati nga bagong bike mo. Patingin. Anong price mo, Carlo? Grabe, ang ganda. Pagpasagad mo na. Hindi ko ba nga alam eh. Iniisip ko kung mag-islam ako. Specialized rock hopper yan. Mag-extend ako ng stem. Boss Carlo, Barowa. Ipasa na bilis stem eh. Paano ko mag-100? So. Yan, yan, yan. Yan, yan. Ay ka na. O yan, yan, yan. Ilan? Losi daw! Kakabalik ko lang! Kakabalik sa road bike! So yun na nga mga bro, ito magkakaroon tayo ng comment ayon sa nangyaring criterium dito sa Karisa. Ito nga pala yung criterium ng Tansa Cycling Club dito sa Karisa, phase 7 ata to sabi nila. Ito yung papasok doon sa may All Homes Tanza. Dito madalas ang kakaroon ng criterium ng mga taga dito sa Tanza. Maganda itong ruta nila kasi safe yung lugar, walang gaano sasakyan kasi subdivision to. Yun, walang sasakyan, then mga nagjajanin lang na kukunting tao, and may bawat yung mga kanto dito, meron namang nagbabantay ng mga tropa na sila yung mag-control ng traffic ng parating ng mga tao. Ayan nga, kwento natin yung nangyari dito sa criterium. Ito, kung mapapansinin nyo, itong naka-black, yan si Aljon Espiritu. Makita nyo mamaya, siya yung kasama sa isa sa mga na-breakaway. Ito sa kanan niya, sa kaliwa natin sa screen, Team Das, sa Das naman yan, Team Das man, nakalumot na ako pangalan ng team nila, KBS ata, Team KBS at Tanzayan, Das ma pala, si Das ma, may malalakas yung mga tropa na yan, naglalaro talaga ng criterium. Tapos ayun, sa kanan ng screen natin, makikita nyo, tropa din yan, si Sid, malakas yan. Nakasama na natin yan dun sa isang vlog natin. Yan, tapos nasa likod nila si Kyle Luna, tropa natin yan, tropa mga yan, tapos si Janelle. Yan, yung first time nila maglaro dito sa Karisa. Ito nga palang part na to, medyo malakas yung hangin dito sa part na to. Kaya mamaya kung mapansin nyo, pag tumira dito talaga magsi-single file yung mga siklista. Ayan, nakita yung truck na yun, mamaya wala na naman yun doon. Tsaka dito, sabi ng mga tropa, tong part na to medyo mabuhangin daw. Kasi yun nga may ginagawa. Pero pagbalik naman natin dito nung last time, okay na. Wala na buhangin, safe na safe talaga maglaro. Ayan, neutral lap to, mga bro. Kaya mabagal lang sila. Then pagbalik dun sa tambayan, mag-uumpisa na tayo. Yung pilot nga pala natin ngayon, si Gerald Labapay. Labapay pa? Labapi? Labapay. Basta yan, si Gerald ng Team Kincha or Team MN.
malalakas yung mga tropa niyan. Sila James, sila Alexus, sila Gerald, sila Russell, and sila Joshua Manalang. Malalakas yung tropa niyan. Ayun nga pala, isa nating tropa, si Kuya, nakalimutan ang pangalan niya, nakaka-red na yan sa kaliwa. Basta tropa yun si Kuya, malakas yan sa mountain bike, lagi na nanalo yan sa manager's category doon sa C5 Golden, kung saan marami din naglalaro mga pro siklista na criterion. Ayan, ito na yung marapit na silang kumanan para pabalik na doon sa lugar natin. Halos 1.5 kilometer ata ang isang ikot dito, or around 2 kilometer. Ayun, kung napansin niyo, lumit yung daan. Yan, diba, may mga salubong na, na mga tricycle. Pero wala namang gaano talaga na daan dyan. Safe yan mga bro. Ayan. Tuturo din natin dito yung mga diskarte and mga ginawa ng mga rider, paano sila nakasama o naging success yung laro nila dito. Tingnan natin yung ginawa nila. Ayan, ito yung final stretch ng pabalik dun sa finish line, yung tambayan. Dito mag-uumpisa na. Kung mapapansin niyo, medyo nabilis na kasi mag-uumpisa na yung bilang ng lap. Okay, 10 laps to. Then, ayun na. Ayan, tropa natin, si Roniel Corpus, ang kalansay na nagsiselfone. Ayan, bumibilis na kung mapapansin ninyo. Pasensya na nga pala kung wala tayong speedo dito sa screen. Ayun, nakita nyo, umatake na si Ralph Basinaw. Ayan, sumunod niya sila Sid. Ayan. Ayan, tinan yung gagawin nila Aljun dito. Hindi siya sumunod sa tira kasi alam niya na mahaba pa yung karera. Binabantayan niya lang to si Gerald. Ayan, tinan nyo. Kung hindi, isang pagkakamali ng ginawa ng mga tropa natin to. Kasi inumpisa ni Ralph, kaya naman nagulat yung mga tropa. Ayan, bigla silang sinukulian ni Gerald ng pagkatulin-tulin. Ayun. Tinan mo, almost 200 meters na agad yung layo nila sa peloton. Yan ang magiging problema nyo kapag hindi kayo napunta sa unahan ng karera. Mabilis kayong babaklas or mabilis kayong mapuputol. Kaya dapat alam nyo na kung sino yung babantay ninyo bago palang mag-umpisa yung karera. Ayan, kung mapapansin nyo dito sa screen, ayun, sobrang layo na nila. Halos 100 to 200 meters na yung layo ng mga rider o ng peloton. Palitan na yung dalawa para makalayo, which is good naman. Dapat kung sasama ka sa breakaway, marunong kang pumalit, hindi yung puro tutok lang. Hindi magiging successful yung breakaway kung puro tutok lang ang gagawin mo. Aabutin na aabutin kayo. Ayan, lumit na yung daan. Then yung sa peloton, yung chase group natin, ang nagtatrangko ay si Benji Mata. Ayan, ang ganda nung liko ni Gerald dun, bukang buka agad oh. Kung mapansin ninyo, hindi siya nagpatay ng pedal dun sa paligo dun, dun sa kanto, hindi siya nagpatay ng pedal, kundi tuloy-tuloy lang yung sipa niya, kaya bumuka agad siya. And ayun na, dinikit naman ni Aljon. Nasa inyas, nakita nyo kamay, pinapadikit siya. Ayan, yan yung tambayan ko sa magkakaroon ng sprint finish. Ang napansin nga pala namin dito sa laro nila, nandun kami, tinatime namin yung bawat balik nila. Palaki ng palaki yung agwat. Tapos yung napansin namin doon sa chase group, nagpapabaklasan sila. Yan ang mahirap. Kapag nag-chase kayo ng breakaway, dapat nagtutulungan kayo. Hindi yung nagpapabaklasan kayo. Lalong-lalo na kung wala naman kayong wala naman kayong teammate dun sa breakaway. Yan.
Ayun, kung mapapansin nyo sa likod, isang tropa natin ang sumubok humabol. And umatake siya at nag-bridge the gap. Yung tawag natin, di ba? Bridge the gap. Or i-jump mo para makadikit. Yan, si Cyrus Cadaño. Yun, may isa na tayong tropa sa breakaway. Nakadikit siya. And yun nga, yung peloton, kung mapapansin nyo, halos same pa rin or mas lumayo pa yung gap nila dito sa breakaway natin. Ayan, mas malakas na itong breakaway natin kasi tatlo na sila ngayon na pwedeng magtulungan at mag-swapping para makalayo sa breakaway, ay makalayo sa peloton, ang mga grupo. Ayan. Ito yung madalas na ginagawa ng mga sumasali sa criterium pag alam nilang malalakas rumemati yung mga tropa, sinusubukan talaga nilang agad mag break away para makaiwas sa bunch sprint kasi nga medyo dihado sila kapag bunch sprint yung labanan. Ayan, tinan nyo, ang ganda lumiko ni Buboy dito ni Gerald, nakakabuka pa rin siya agad, oh. Talagang nag-i-effort para dumikit yung tatlo o itong dalawa kay Gerald. Ayan. Ayan. Kapag ganyan nga pala, kapag sa breakaway, subukan ninyo laging itutok ng malapit dun sa rider sa unahan ninyo para makapag-gain kayo ng aero. And yung hangin, malaking tulong yan kapag nakatutok kayo. Kapag isang bike, dalawang bike yung layo ninyo, hindi nyo mararamdaman yung aero gains dyan. Parang hindi rin kayo natutok. Salo nyo rin lahat ng hangin. Ayan. Tinan nyo, maganda yung ginagawa ni Cyrus na bantay-bantay lang siya sa likod. Ayan, nasa niya si Buboy na pinapasunod niya yung dalawa. Ayan, pinasaswap. Ayan. And okay naman yung swapping nung tatlo. Kung mapansin ninyo, sumunod din naman agad si Aljun yung sa senyas ni Gerald. Ayan. Kung makikita nyo sa screen, wala na yung mga tropa. Hindi na sila nakikita dito sa GoPro natin na nakatutok sa likod. Ayun, napakalayo na. Halos 500 to 300 meters na yung layo nila dito sa breakaway natin. Si Cyrus nakipagpalit na. Maganda swapping ang ginawa nila dito. Yan nga pala, kapag natranko kayo dito sa breakaway, huwag nyo ibibigay lahat or you all out. Dapat nagtitira kayo ng pantutok ulit or yung pag-ikot ninyo, pag-swap ninyo. Dapat pag-ikot, meron pa rin kayong pantutok. Yan. Malayo pa yung finish. Ayan, tinan nyo. Maganda yung palitan nila. Nagsusapping and walang bura out na tutok ng tutok. Ayan. Nasa pinakaligod na si Buboy. And wala na. Hindi na makita yung chase group na humahabol. Gaya nga ng sabi ko kanina, intervalan kasi yung ginagawang diskarte ng mga chase group. Nagpapabaklasan sila kanya-kanya dito. Ang napansin namin na kapag natating sila dito sa tambayan, nag-i-intervalan pa rin sila. Walang korpohan dun sa chase group kaya medyo magulo and nakalayo talaga dito sila. Sila Gerald, si Aljon, and si Cyrus na tropang bangyan din yan. Yan. Maganda yung palitan na nangyayari dito. Ngayon na natrangko dyan si Cyrus. Yun, malit na. Yan. Kung pagbabasihan natin yung mga rider na sumali dito, si Buboy talaga o si Gerald yung pinakamalakas o pinaka-experienciado o pinakamadaming experience na naglalaro talaga sa criterium at talagang nananalo naman. Yan si Buboy. Hindi yan kukunin ng Team Kincha kundi talaga malakas. Saka mabait yan si Buboy.
Okay yan. Tingnan nyo, kapag nagdadala si Bumboy ang tulin, talagang bumumuka siya dun sa grupo nila. Yan. Medyo malayo talaga ang mga tropa natin. Ayun, kung makikita ninyo, may isang rider na pilit na gumahabol. Mahirap yan kapag solo ka lang. Tapos sinahabol mo tong tatlo. Mas maganda kung isa kayong grupo na naghahabol dito sa chase group, matulin tong tatlo na to. Ang maganda kung isang grupo yan na maghahabol kayo, hindi yung ikaw lang mag-isa na magsusuper saiyan ka. Kung makahabol ka man dito, pag ito nagbugsuan ng takbo, babaklas ka din. Minsan pagsisisiyan mo na humabol ka pa. Kaya dapat kapag ganun, magtutulungan kayo. Kausapin mo yung mga kasama mo sa chase group na magtulungan na swapping para makahabol kayo. Yan. Yan, pag-usapan nga pala natin ngayon itong tatlong rider natin. Si itong nakakabit yung GoPro, si Gerald. Yan, naka-black si Aljon. Then yung naka-blue si Cyrus. Tropang mangyan. Ito si Gerald, malakas to. Talagang mahaba to tumiis. Tsaka malakas din talaga mag-sprint. Ito si Aljon, hindi ko pa gaano nakikita maglaro ng criterium to. Pero nakapaglaro na yan doon sa Bulusuhan sa Puerto. And pumujum na rin yan doon sa palaro natin doon. Ayun na nga, ang iingay ng mga aso. Tapos si Cyrus naman, si Cyrus ang forte talaga nito, sprint. Sprinter talaga to. Kung makikita nyo naman sa build ng katawan niya, hindi siya sobrang payat and malalaki yung mga build ng muscle niya. Ang forte niya talaga itong sprint. Kaya kung mapapansin nyo, nagko-conserve siya ng energy bilang pagtutok dun sa mga kasama niya dito. Para kung sakaling mapunta man to sa sprint, meron siyang pambala mamaya. Ayan, mukhang malayo na talaga ang gap nila dun sa peloton. Mahihirapan ang idikit ang mga tropa nito. Ayan, nag-swapping na ulit sila. Ngayon, subukan natin i-skip para tingnan natin ano yung mga sunod na kaganapan na nangyari. So yun na nga, bumalik na tayo dito. Halos 500 meters lang yung skip natin. Ayan, nakita ninyo na overlap na si Dags, si Kai Luna, na overlap na na siya nitong breakaway. Tulin talaga to sila Buboy. Talagang nagtulungan sila para makalayo dun sa peloton. Yan. Walang teammate nga pala si Buboy dito sa palaro na to. Kasi taga dito lang naman talaga siya. Kasi sinubukan niya mag-breakaway din. Yan, nakita nyo, nalingon ang nalingon sila. Ayun tayo. Nagdo-drone nga pala ako dyan. Kaya nandun kami. Medyo nalito ako nung pagpunta dyan. Ayan. Pagliko ulit nila, try natin skip, tingnan natin kung meron pa ulit. Ayun, may mga kambing pa na nakarang sa daan. Try and skip, tingnan natin ulit kung sino yung maaabutan na ma-overlap or anumang mangyaring action. So ayun na nga mga bro, babalik nga pala tayo dun sa in-skip natin. Ito, kita nyo yung maliit na daan, yan, pabalik na sila dun sa tambayan. And then pagdaan nila doon, ito na yung final lap natin. Pagbalik nila, sprint na or finish na. Yan. Last lap na sila niyan, mga bro. Nakita nyo, uminom na si Cyrus saka si Aljon sa part na to. Naghahanda na sila kasi for sure naman kung may umalagwa dito, checkin nilang dalawa yan. Kung may isang umatake dyan, mukhang mauwi to sa bunch sprint tong pangyayari na to. Abangan natin kung ano mangyayari, kung sino kukuha, si Gerald ba, si Aljon, or si Cyrus. Sino ang bet ninyo? Comment down below kung sino yung tingin nyong mananalo sa sprint na to. Ayan, si Gerald na isang all around,
si Aljun din, tingin ko all-around rider din yan. Then si Cyrus na isang sprinter. Yan. Medyo nahihirapan siya sa ahon kasi medyo may kabingatan nga. Pero na-discartehan niya naman siya, kaya nakasabay siya dito sa breakaway na to. Yan, kung mapapansin nyo, ayan. Kahit na sprinter yung trabaho, yung forte ni Cyrus, sinusubukan niya pa rin talagang pumalit para respeto na rin dun sa mga kasama niya nasa breakaway. Ayan. Nasa pinakalikod na si ano dito, si Gerald. Kalahati na lang din matatapos na yung karera. Kalahati na lang nung ruta. Nandito na sila sa kabila. Yan, nakita nyo may lupa. Napakalakas ng hangin nga pala dyan, ng headwind. Kung makikita nyo yung mga damo sa gilid, ayan o. Oh. Headwind na headwind talaga yun, open area. Kaya kung ikaw magtatrangko, kung ikaw ang solo dito, mahihirapan ka. Ayan, mukhang si Cyrus yung nasa unang dito. Tapos si Aljon, then si Gerald. Tatlo sila ditong breakaway pa rin. Ayan, medyo mabilis pa rin tong dalahan nila. Ayan, si Cyrus bumalit na sa likod. Kakatapos niya lang magtrangko, mahaba din yung dinala niya. Kapag breakaway, dapat ganyan, napalit kayo. Hindi yung puro tutok din. Hindi yung puro tutok lang. Dapat marunong kayo pumalit para maging successful yung breakaway ninyo. Ayan, nakita nyo, medyo hirap na rin si Cyrus kasi medyo mahaba rin yung tinrangko niya. Ayan, si Aljon. Medyo mas maikli yung trangko niya. Ayan, lumit na yung daan. Halos last 300 na lang to pagbalik. Ay, pagliko nila dyan. Rematihan na yan. Tingin nyo, sino kukuha? Si Gerald, si Aljon, si Cyrus. Comment na. Ayan, rematihan na tayo yan. Ayan na. Nauna si Aljon and then si Cyrus. Last 200 meters na yan, mga bro. Ayan, nakita nyo, nagrematihan na. Umatake na. Ayan, nagratrata na. Tingin nyo, sino kukuha? Ayan, tumigil ng pedal si Gerald. Sino kaya ang kumuha sa mga idol natin? Si Gerald, si Aljon, or si Cyrus? Tingin nyo, sino kaya nanalo? May sakto na overlap si Roniel Corpus natin. Tingin nyo, sino kaya nanalo, mga bro? Okay, meron nga pala tayong mga drone shot. Tingnan natin and yung mga kuha ng mga tropa natin kung sino talaga ang nanalo. Ito nga po yung drone shot ng rematihan. Pang binuka pa talaga ni Cyrus para hindi makatutok si Aljon and then si Buboy naman pang third place. Yan, ito yung kuha ng mga tropa natin sa finish line. Malino ang Cyrus ang kumuha ng palarong ito. Congratulations nga pala Cyrus sa unang karera natin ngayong taon na ikaw ang pumodium, and salamat sa lahat ng support, ha. Huwag niyo po sanang kalimutan mag-like, subscribe, and comment sa channel namin. Maraming salamat. Ride safe!